Hello mga kakitchen, ang lulutuin natin ngayon ay fish fillet po. Ayan na may kasama na rin po yung partner po niyang rice. Ayan. So ayan na po yung mga ingredients po ng pang-marinade po natin sa fish fillet po natin. Yung milk, yung bay leaves, at saka of course yung fish po natin. Salt. At saka yung custard dry po. Vinegar, black pepper, paprika. So, mag-start na po tayong mag-marinade po. So, ayan po, naglagay po ako ng lemon. Panghugas ko lang po lang yung lemon na po yan para matanggal po yung lansa ng isda po natin. Ayan po. Hilurin lang po natin siya ng lemon. Tapos, huhugasan din natin siya. Ayan na po. Para hindi po malansa yung fish po natin. So, ikakat po natin siya. Kasi po, masyado po siyang makapal. Baka hindi po kasi maluto sa loob. Ayan. Para medyo crispy rin po yung fish fillet po natin. Ganyan lang po. Medyo manipis lang po yung gagawin natin. So, ang first step po natin sa pagmamarinade, unahin po natin yung milk po at saka yung vinegar po. Ayan. Para maging ano creamy po siya. So ayan na po. Tapos naglagay po ako ng black pepper po, yung salt po natin. At saka yung dried custard po. Syempre yung bay leaves po dudurugin po natin siya. Ayan. Saka po natin ilagay. So, ayan po, nadurog na siya. I-mix na po natin. So, pag na-mix na po siya, ilagay na po natin yung fish po. Imamarinade na po natin siya. Ayan. So, ayan po, magkukuting na po tayo. Ayan po yung egg, dalawang egg po. Tapos, nag-add po ako ng black pepper. At, syempre, yung asin para may lasa po yung egg po natin. Ayan, i-mix lang po natin siya. Nag-prepare na rin po ako ng breadcrumbs po. And then, nag-add din po ako ng flour. Para po, ano, medyo crispy po yung fish po natin. Tsaka nag-add din po ako ng konting turmeric po. Ayan. Para magkakulay po konti yung ikukuting po natin. Ipaksumat. So, ayan po. Ganyan lang po yung pagkuting po natin. Unahin natin dun sa egg. Tapos, idaan po natin sa breadcrumbs. Ayan po. Ganyan lang po siya. Ayan. So, yan. Balutin na lang po natin ng breadcrumbs. Ganyan po. So, iset aside pa lang po natin siya. Ayan. Ganyan lang po yung ano. Gagawin po natin. Ulitin lang po natin na ganyan. Lahat po na nandyan po.
Yan po, pag natapos na po natin lahat, syempre, ganyan, i-prepare na po natin yung ano, yung rice po ng fish. Ayan, ganyan po kasi na-rice yung partner ng fish. So, ang una po natin gagawin ay uhugasan po muna natin yung rice. 5 times ko po yan na hinugasan para malinis na malinis po. Ipapad po muna natin yung rice po ng ano, mga 30 minutes po. So, ganyan po yung pagluto po ng rice natin. Nagpadyet po ako ng tubig po para madali pong kumulo. Ayan, tapos nagad lang po ako ng hail, tsaka asin, at tsaka konting mantika po. Ayan, pakuluan lang po natin siya. Pag kumulo na, pwede na po natin idagdag yung rice po natin. Ayan po. Hindi po ako nagtatapon ng tubig dyan. Eksakto lang po yung timpla po nyan. Parang nagluto lang po ako ng matchbox. Ayan po. Ayan, pagluto na po siya, tatanggalin ko po dyan sa pinaglutuan ko. Tara-transfer ko po siya. Tapos, hugasan ko pa po yung pinaglutuan ko. Ayan. So, ganyan po. Nagpainit na naman po ako ng mantika. Ayan. Tapos, nag-add po ako ng sibuyas po. Ganyan po. Igisa lang po natin siya hanggang sa mag-brown po siya. Ayan. Gisa lang po ng gisa. So, ayan po. Pag nag-brown na po siya, nag-add po ako ng turmeric powder po para maging makulay po yung onion po natin. Ayan. Basta fish po yung uulamin, ganyan po yung pagluluto lang po ng rice dito sa amin. Hindi po ako nagluluto ng iba, basta isda po. Yan po yung partner na rice po. Ayan. So, ganyan, pag nakapag-brown na po siya, pwede na po tayong mag-add po ng rice. I-add ko po yung rice po dyan sa ibabaw niya. Ayan po. So, pag nalagay na po yung rice, takpan lang po natin siya ng mga 5 minutes po. Pero medium po yung apoy para medyo rin po matutong po sa ilalim po niya. So, habang iniintinan po yung rice, syempre, magpiprito na po tayo para bagong luto po yan pag inulam po natin. Sakto po, pag ano, sabay po silang maluluto. Ayan po. 5 lang po yung prinito ko, tapos yung rest po, the rest po, nilagay ko po sa freezer, pwede po yun. So, ayan na po. Tapos na po yung fish natin. Tapos na rin po yung rice. Magsaserve na po tayo. Ayan. Kaya yummy-yummy naman. Ganyan po. Medyo paibabaw po natin yung may kulay-kulay para parang design lang po. Ganun. Para medyo maganda naman pong tignan. Ganyan po. Tapos yung naprito natin, ipaibabaw na lang po natin siya. Ayan na po. So, sana po nagustuhan po ninyo. Ayan. Paki-like lang po kung nagustuhan po ninyo. Pa-comment na rin po sa baba. And please subscribe na rin po. Maraming salamat po. Thank you for watching and God bless all po.